Okay, isang maulan na araw sa inyo mga ka-Manibela. So medyo malakas ang ulan ngayon. Nasa area kami ng Cavitex then Las Piñas Toll Plaza sa may Cavite. Ano? So yun, nandito na kami agad sa may area ng Quirino sa may Top. So bibigyan ko lang ng konting review itong area ng Top mula dito sa may Quirino. Kasi marami pa rin tayong nakikitang mga pina-plug down dito dahil sa hindi nila kabisado yung mga road markings. At the same time, hindi nila alam yung mga pistuan ano, pagdating sa mga linya ng kalsada. So dito, start sa may Quirino, implemented na rin po dito ang no contact apprehension. Actually, matagal na po yan. Ano. So dito, pag dumadaan ka dito sa may Top, huwag ka ditong pumesto sa pinaka inner lane kasi madalas po dyan lumiliko yung iba, no? So kung dyan ka tapos lalabas ka, ay mahirapan ka. So dito, papakita ko, ayan, merong NCAP camera sa area ng Quirino. So yan, yung sa una natin, tingnan nyo. So nandito na siya nakapwesto sa inner lane tapos pumunta siya sa second lane. Pero hindi niya napapansin na solid white lane po yan, ano, yung nasa baba. Nag-change lane siya, so hindi natin alam, maaaring magkaroon siya dyan ng violation. Pero kung nakikita po yan ng MTPB, sigurado pa-plug down po yan. So iwasan po natin, kung alam natin na kakaliwa tayo, dun pa lang sa pinakamalayo, pumesto na tayo sa pinakaliwa o yung inner lane kung tawagin. Hindi tayo basta-basta makapag-change lane, mga ka-Manibela, lalo na kung yung area ng Top nasa rush hour, no? Ang daming sasakyan dito. So ngayon lang to kasi medyo maluwag. Yung tanghali na kasi to, mga ka-Manibela. So dito, meron din ditong NCAP camera, ayan. Itong area na to sa may Remedios Street, ano? Ayan. Kanto ng Remedios saka Top. Merong NCAP camera dyan. So kung mapapansin mo, yung pinaka lane na kinukuha namin, ito yung second lane. So halos wala masyadong dumadaan dito sa may inner lane. Ayan. So tama to mga ang pwesto mo ka-Manibela. Pag nandito ka sa may Top, dito ka lang second lane. Knockville Street. Ayan. So huwag kang pumwesto dyan sa left side. Meron din kasing area dito malapit sa may PGH. Tingnan natin mamaya. O, General Marbal. General Malbar. Ayan. So medyo sablay tayo. Ayan. Dito sa may PGH kasi marami ditong nakapwesto sa kaliwa na hindi naman sila liliko. So kung nangyayari, pag nandun na sila sa solid lane, saka sila lalabas, ayun, huli sila. So ito, mayroon ding NCAP dito sa may Pedro Hill. Ayan. Kabilaan yan, mayroon din yan dun sa kabila, mga kamanibig. So titingnan natin itong sasakyan na sa unan. Nakita nyo yan. Ayan, unti-unti siyang nag-change lane. Ayun, lumipat siya sa kaliwa. Ayan. Nasa solid lane na yun, lumipat pa siya sa pinaka-inner lane. So yan, may nakakita sa kanyang MTPB. So, pa-plug down yan, mga ka-Manibela. I'm sure. Swerving po kasi ang ganyang estilo. So, sayang nga lang at hindi natin masyadong nakuhanan. Ano? So, pero kita naman sa camera, mga ka-Manibela. So, in-slow mo natin yung video para makita natin maigi. So, yun, naka-into siya. Sa left side, ayun. So, go na tayo. So, yun. Kinakausap na ng MTPB yan, mga ka-Manibela. So, dito, second lane, huwag ka nang umalis dyan kung baguhan ka dito. Pero dito, pumunta kami sa pinaka, balik to second lane pa rin kami, mga ka-Manibela. So, yan. So, after nung Pedro Hill, ito na yung sinasabi kong line para sa liliko ng PGH yan. Pero okay naman mga ka-Manibela, no? Naka-hilera na silang lahat. Yan.
unti-unti nagiging disiplinado ang mga driver natin dahil sa NCAP. So isang napakagandang halimbawa nito mga kamanibela. Kantayin lang natin. So tips ko sa inyo, stay kayo ng second lane. Pag alam nyo may solid lane na, huwag na kayong mag-change lane. Kasi malamang huli po kayo dyan. So yun lang mga kamanibela. Straight yan. Kung pupunta kayo ng area ng Bulacan o North Area, dire-diretsyahin mo lang yan. Paglampas mo ng City Hall ng Maynila, medyo pwesto ka sa bandang kanan. Kung doon ka dadaan sa Tulay, papuntang Quiapo. So dito meron din Padre Paura. So ang daming ano, likuan. Yan. So dito, dahil pupunta kami ng UN, so UN kami liliko, pwesto kami sa bandang kanan. Kasi pupunta kami ng UN, tapos labas kami dun sa may nagtahan sa Mabini Bridge. So may dadaanan lang kami dito sa area ng UN mga kamanibela. Marami tayong mga naka-upload dyan na video sa ating YouTube channel, ano, Manibela Mo. Kung gusto mong malaman kung saan mga nakalagay yung mga NCAP camera o yung tinatawag natin na No Contact Apprehension Policy camera, click nyo po yung video regarding sa mga area kung saan nakalagay yung mga NCAP camera. So meron po tayo dyan Maynila, Valenzuela, tsaka yung Parañaque. So ngayon implemented na rin daw po, no? Dyan sa may Munting Lupa. Meron na yung bagong nakalagay doon, nakita ko. No contact apprehension sa Munting Lupa. Kung gusto niyo naman po ng video regarding sa mga driving tutorial, meron din po naka-upload dyan sa Manibela Mo. So hanapin niyo lang driving lesson number 1 hanggang driving lesson number 8. So makakatulong po 'yun, ano, para yung mga baguhan ay magkaroon ng idea. So yun lang mga kamanibela. So kung sa tingin mo may nakuha kang tips sa info regarding sa vlog na to, huwag mong kalimutan na i-like at i-subscribe ang channel na to, Manibela Mo. Okay, shoutout nga pala kay Sir Lito Ligmayo, isa sa mga kamanibela natin. Lagi rin siyang nag-comment sa ating mga vlog. Marami siyang alam regarding sa kalsada mga kamanibela. So kung mayroon din kayong comment, mag-comment lang kayo sa baba mga kamanibela. So dito, mayroon pa akong nakitang isang NCAP camera dito. So titingnan natin. Ito yun sa may itong lugar natin, yung state natin, United Nations. So dito, mayroon ditong street. Ito yung San Marcelino Street. Dito, meron ding nakalagay na NCAP camera dito mga kamanibela. So tingnan natin sa video. Yan, nandun yun sa dulo. So bali, kabilaan yan. Mostly pag intersection, apat po yan na camera ang nilalagay nila mga kamanibela. So yan, tingnan natin. Yun, NCAP camera. Then tuloy-tuloy lang yan, then left kayo sa may Guanzon. Then paglabas niyan, yan, Mabini, Nagtahan Bridge na po yan. So ito yung area ng Romualdi Street. Yan. Dito mostly dumadaan yung malalaking sasakyan, yung mga mahaba. Ito yung pinakadaanan nila mga kamanibela. So isa pa, no, shoutout din pala kay Ma'am Lauren Barili, ano? So, kung tama yung pagka-pronounce ko mga kamanibela. So nag-comment siya, no? So nagustuhan niya yung ating vlog regarding sa driving lesson number 8. Ito yung reverse parking. Kasi napaka-simple lang daw, pero nung sinubukan niya, nakuha niya daw kagad yung reverse parking. Kaya nakakataba, no, ng puso yung mga comment na ganito mga kamanibela. So ingat po tayo sa pagmamaneho mga kamanibela, lalo na pag maulan. Then
dapat alam natin yung mga batas trapiko, road marking sa mga kalsada. Then bago tayo magbiyahe, alamin po natin bago lalo na kung hindi tayo familiar sa mga kalsadaan sa Maynila. So stay safe and be a smart driver as always. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang channel na to. Then click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong upload na video.